Kahit gaano kapait yan, ay tiyak na gaganahan kang igulay at kainin ang ampalaya kung ikaw mismo ang pumitas sa sarili mong garden. Kaya in this episode ay pag-uusapan natin ang pagtatanim, pag-aalaga at pagpapabunga ng ampalaya. Magandang araw! Kung bago ka sa channel ko, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para sa dose of plantastic vibes. Ang ampalaya o bitter gourd sa English ay karaniwang tumutubo sa mga lugar na may mainit at mahalumigmig na klima. Ang halamang ito ay pinaniniwala ang nagmula sa Eastern India o Southern China. Kaya naman ang dalawa sa pinakakilalang variety nito ay ang Chinese bitter gourd at Indian bitter gourd. Kilala rin ito sa mga pangalang bitter melon, bitter cucumber, bitter apple, o bitter squash. Ito ay kamag-anak ng mga halamang tulad ng pipino at kalabasa na mga gumagapang na halaman o mga vines kung tawagin. Ang gulay na ito ay kilala sa pagkakaroon ng mapait na lasa. Gayunpaman, ang chemical na saponins at terpenoids na dahilan sa mapait nitong lasa ay ang siyang tumutulong sa pagpapababa ng blood sugar level na mga may diabetes. Bukod dito, ay sagana rin ang ampalaya sa antioxidants at gayon din sa chemical na polyphenols na mayroon namang anti-inflammatory properties o nakakatulong upang mapigilan ang posibilidad ng pamamaga ng parte ng katawan. Ang cycle ng buhay nito ay binubuo ng 7 stages. Ang una ay ang pagkalap at pagtatanim ng buto. Mula sa mga matured o hinog na ampalaya, ay maaari nating ipunin ang mga buto na nababalot ng pulang laman. Sumunod ay gumawa lamang ng kalahating pulgadang buta sa container na may lupa o direkta sa lupang pagtatamnan at ibao ng buto. Ang germination ng ampalaya ay after 3 to 7 days mula ng itanim. Magsisimula itong maglabas ng ugat at maliliit na dahon. Masasabi na ang seedling stage nito ang pinaka-critical stage. Dahil nga sa malambot ang mga sanga nito, ganun din ang ugat, ay kailangan itong protektahan sa mga insekto at hayop na maaaring kumain ang mga dahon. Gayun na din sa malakas na hangin na maaari maging sanhi ng pagkaputol ng sanga nito. Sa pagta-transplant naman ay kailangan maghintay na madagdagan ng mga dahon nito at gumapang ang mga sanga ng hanggang 12 inches o 12 na pulgada bago idirekta sa lupa o ilagay sa mas malaking container. At dahil nga sa nag-iingat ako na hindi mapinsala ang ugat ng aking ampalaya, ay napagpasyahan ko na idirekta na agad sa lupa ang aking mga punla. At para naman masigurado na hindi mababali ang tangkay at sanga ng aking ampalaya, ay ginawan ko ito ng trellis o gagapangan. Once na nasa older vine stage na ito, o yung time na nag-start ng maglabas ng maraming dahon at magsanga-sanga ang ampalaya, ay nararapat na masigurado natin na ito ay may sapat na dilig at sikat ng araw. Dahil nga ang ampalaya ay sanay sa mainit at mahalumigmig na klima, ay iwasan natin ang sobrang pagdidilig, dahilan para mababad sa tubig ang ugat nito na maging sanhi ng root rot o pagkabulok ng ugat. Bukod sa nutrisyon na nakakuha nito sa lupa, ay maglalagay din tayo ng organic o synthetic mana fertilizer. Naglalagay ako ng dinurog na balat ng itlog, balat ng prutas, kitchen scrap na inihalo o ibinaon sa paligid ng halaman, at animal manure
tulad ng sa baka, manok o rabbit. Pwede rin naman na gumamit ng synthetic katulad ng triple 14 at calcium nitrate o iba pa. At dahil nga sa lumalago ang dahon at dumadami ang sanga nito, ay dapat na masigurado natin na may trellis na gagapangan ang ating ampalaya. Ang stage 5 ay ang flowering stage. After 3 to 4 months, ay mapapansin na ang pamumulaklak ng iyong halaman. Sa stage na ito, ay kailangang tuloy-tuloy pa rin ang supply ng organic o synthetic mana fertilizer na mayaman sa potassium at calcium na kailangan nito sa pagpapabulaklak at pagpapatatag ng kapit ng bulaklak, gayon na din sa pagpapadevelop ng mga bulaklak na maging bunga. Maaari tayong gumamit ng potassium nitrate o sulfate, calcium nitrate, triple 14 o fermented fruit juice, fish amino acid at calvos. Ngunit alam naman natin na lahat ng sobra ay nakakasama, kaya mahalaga pa rin na sundin natin ang tamang dose ng paglalagay ng fertilizer, ganun na din ang interval ng pag-a-apply nito. Maaari tayong mag-apply ng fertilizer isang beses sa loob ng 2 linggo. Para sa guide sa paggawa ng organic fertilizers, ay pwedeng bumisita sa aking channel at panoorin ang mga video tutorials. Huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa future posts ko. Sa flowering at fruiting stage ay nag-prune o nagbawas ako ng sanga at dahon. Bukod sa masarap at pasustansya itong ihalo sa munggo, ay paraan ko ito upang masigurado na mas maraming nutrients ang makokonsume ng halaman sa pagpapabulaklak at bunga. Gayon na din upang magkaroon ng sapat na airflow o daloy ng hangin upang maiwasan ang plant diseases at ganun na rin ang pagdagsa ng mga insekto at uod na kumakain ng dahon. At dahil nga sa di nakaligtas ang mga paunang bunga ng aking ampalaya sa uod, ay tinanggal ko at nilagyan na ng plastic ang mga sumunod na bunga upang masigurado na wala ng insekto o uod ang kakain sa bunga ng aking ampalaya. Ang bunga ng ampalaya ay maaring lumaki ng 6 inches isang linggo o isang linggo at kalahati mula sa araw na nalaglag ang pinakabulaklak nito. Ang kulay nito ay dark green to light green at mahalaga rin namang ma-harvest ang bunga nito bago maging kulay orange or yellow. Ang yellow o orange na balat ng ampalaya ay indikasyon na hinog na ito at ready na magbigay ng mga panibagong binhi na pwedeng itanim. Kaya lang ay hindi na magandang igulay pa ito bukod sa nasayang ang bunga ng ampalaya ay nagiging kaagaw din ito sa nutrisyon ng halaman kung hindi ito agad naani. O siya, magbungkal na uli tayo. Halina't magtanim upang sa hapag ay may makain. Kung nagustuhan at natuto ka sa episode na ito, ay huwag kalimutang i-like and share ang video ito. Mag-subscribe ka na rin at i-hit ang notification bell para sa susunod na mga episodes ng iyong Garden Angel. Stay safe and healthy!
At syempre, happy planting!